good morning, I'm back. This is some Brusas. Before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba mailap ang corona ng Miss Globe dito sa Pilipinas? Ano nga ba ang nagiging problema? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes, usapang Miss Globe nga po tayo ngayon. Kamakailan lamang ay pinush nga po ng Miss Globe 2020 ang kanilang international pageant dito nga naganap sa Albania. At syempre naman, naging successful naman ang kanilang pageant sa kabila nga po ng pandemic. Ay nako, winner na winner ang kanilang presentation na masasabi ko na maganda talaga ang naging resulta ng Miss Globe 2020. Sa kabila nga na may pandemic, makikita mo naman na talaga ang mga girls ay palaban, ang mga girls ay parang kahit hindi ready, makikita mo go na go para sa pageant, diba? So yon ang kinaganda ng pageant na to. Saka guys, aminin natin, ang Miss Globe, maaaring sabihin natin na hindi naman natin masyadong kilalang pageant. But syempre, pag galing sa Binibini Pilipinas ang girl, aminin ninyo yan, nagiging prestigious ang pageant kahit hindi siya prestigious, di ba? So yon. So syempre, sabi nga ganon, once na Binibini, she's always a Binibini. Kaya naman ako, ang Miss Globe ay inabangan na natin every year, di ba? So yon, kasi nga, under siya ng Binibining Pilipinas. At talaga naman kapag kasi pag Binibining Pilipinas, iba talaga kasi, ayun, alam mo yon, nagkakaroon ng promotion, abangan ng tao, kasi talagang from the beginning hanggang sa magkaroon sila ng send-off party, malalaman at malalaman natin yung mga announcement. Talagang may announcement na nagaganap kapag ang girl ay galing sa Binibini na magkukumpit sa international pageant. Diba? Guys, marami din nagtaka bakit tayo may kandidata dito sa Miss Globe 2020 eh hindi naman nagkaroon ng Binibining Pilipinas. Marami nagtaka kasi wala naman Binibining Pilipinas na announcement at walang Binibining Pilipinas na ganap. But guys, nagkaroon tayo ng representative dito sa Miss Globe. So marami nagtatanong, ano ba ang nangyari? Saan ba galing tong si Rowena Lucero? So yon. Si Rowena Lucero po ay galing po sa Kagandahang Flores, kung saan po ay peak po siya ng Kagandahang Flores. Si Tita Rodge Flores po, ayun po. Siya po yung nagtitrain ng mga girls na pinapasok natin dito sa Binibining Pilipinas. Since this year po, ay hindi pa kakapagpadala ang Binibining Pilipinas dito sa Miss Globe, kaya lang biglaan naman po na push ang kanilang pageant. Kaya naman si Tita Rodge na po ang nag appoint na kung sinong girl ang dapat ipadala dito sa Miss Globe. So yon. So binigyan naman po ng power po ng Binibining Pilipinas or blessing ng Binibining Pilipinas na gawin to ng Kagandahang Flores. Kaya wala pong naging problema doon. Marami nagtatanong, bakit hindi na lang daw si Aya Abisamis ang ipadala sa Miss Globe? Guys, common sense naman. So si Aya Abisamis ay ang kanyang title ay Miss Grand International. So ang awkward naman kung ipapadala natin sa Miss Globe ay ang title niya ay Miss Grand International, di ba? So hindi 'yon advisable. Kumbaga hindi magandang tignan. At alam na rin naman ng Miss Globe organization kung ano ang nakuhang title ni Miss Aya Abisamis. So hintayin natin, siguro kay Aya Abisamis meron siyang nakalaan na pageant para sa kanya, for sure. Kung sakasakali, baka ilaban nga po siya dito sa Miss Grand International 2020. So yun lang yung aabangan natin kung ano yung mga bagong update. But guys, this year, sa marami nagsasabi, marami nagtatanong na ang Binibining Pilipinas ba ay mawawala na rin ba ang Miss Globe? Hindi po, hindi mawawala ang Miss Globe dito sa Binibining Pilipinas. This year lang talagang hindi pa po kasi nila nagkakaroon ng pageant, kaya hindi na po nila na-push yung sinong girl ang ipapadala nila. Kumbaga, parang ayaw na nila siguro talagang maghanda, yung pag-prepared, kaya lang nag-volunteer nga po si Tito Rod na kaya naman niyang gawin yung responsibilidad. Kaya sa awa naman ng Diyos, na kapag prepared naman po sila sa pamamagitan nga po ni Rowena Lucero, at ayun po na tulong-tulong na po sila at ipinadala nila dito sa Miss Globe. At very successful naman yung ending, di ba? Kasi ang ating kandidata na si Rowena Lucero ay nakakuha nga po ng fourth runner-up dito sa Miss Globe. Kaya guys, syempre, di ba? Dapat tayo mag-celebrate at mag-diwa kasi sa kabila ng pandemic ay
At ito nga, Diyos ko, nakakuha pa rin tayo ng placement dito sa Miss Globe. Ibig sabihin, lalo na siguro kung napaghandaan to ng gusto, baka hindi lang fourth runner-up ang nakuha natin. Ayun guys, blessing na sa atin to. Mahirap mag-compete ngayon sa panahon ngayon, ang hirap mag-compete sa isang international pageant. At thank you din sa Miss Globe kasi tingnan mo, hindi nila parang pinush pa rin nila, sige magpadala kayo ng kandidata dito, di ba? So yon, hindi nila tayo inisang tabi. Maraming naman nagtataas ng kilay eh kasi naman ang Miss Globe, ginagamit daw ang Philippines para sa publicity nila. I don't think so na ganun yung pananaw nila. Oo guys, siguro nandoon na marami tayong hatak, kumbaga malaki yung hatak ng ating bansa at matuwa tayo kasi isa tayo sa mga priority ng bawat pageant, kumbaga importante tayo sa kanila. So yon, pero hindi ako naniniwala kaya tayo ginagawang runner-up ay dahil sa ilang publicity. I don't think so na ganyan yung ano, ganyan yung idea. Kumbaga para siguro kaya tayo nagiging runner-up kasi magaling yung mga girls na pinapadala natin dito sa Miss Globe. Hindi lang natin natutumbok kung paano manalo talaga, diba? So, but guys, marami nagtatanong, bakit hindi ba natin nasusungkit ang corona nang bakit mailap ang corona sa atin sa kabila na madalas tayong nananalo ng runner-up dito sa Miss Globe? Ano ba ang mga hinahanap nila sa girls? Hindi kasi natin naiintindihan kung ano ba exactly ang gusto ng Miss Globe sa isang kandidata. So ako, para sa akin, siguro ang Binibining Pilipinas ay naiintindihan nila kung anong exactly na pwede nating ipadala dito sa Miss Globe. Kung mapapansin mo, lahat ng ipinapadala natin ay unang-una talaga ay kailangan pure Pilipina. Hindi naman tayo nagpadala dito sa Miss Globe na medyo mistisa. Hindi tayo nagpadala sa Miss Globe ng ang dugo niya ay may mixed blood. So, talagang pure Pilipina ang pinapadala na. Ano ba ang advocacy na meron itong Miss Globe? Actually, hindi siya specific kung anong advocacy ang inaano nitong Miss Globe. Pero ang naiintindihan ko, kailangan yung kandidata ay may personality, talented, at intelligent. And of course, makikita mo talaga yung character ng girls. So gusto nila yung talagang rampadora, gusto nila yung talagang typical na magaling sa padel, magaling rumampa, di ba? So yun yung nakikita ko na gusto ng Miss Globe na pinapadala natin. So yon, nagiging panalo tayo kasi ang morena, ang kulay ay talagang magandang maganda sa paningin nila. Kaya lang medyo mataas talaga yung standard ng mga European. Kailangan talaga yung, alam mo yon, yung pasado talaga pagdating sa Q&A, the way mag-isip. Medyo yun lang yung napansin ko pag sa Europa. Kaya medyo parang naliligwak tayo pagdating dito sa Q&A portion. Kasi ang mga girls natin siguro masyadong mga train na train pagdating sa Q&A. Alam na kung ano yung sagot, kung paano sasagot. Siguro ang hinahanap nila yung authentic talagang girl. Yung alam mo yon, yung hindi masyado scripted. Kumbaga, kung tawagin. I think it's not the right time lang para makakuha tayo ng coronas. Kumbaga, parang siguro nandoon pa rin yung papasok na siguro dapat destiny talaga ng girl. Tapos pangalawa, siguro ang nakikita ko, medyo may kulang din naman talaga minsan sa kandidatang pinapadala natin. Sabi ko nga, pagdating nga doon sa rampahan, magaling yung mga kandidata natin. Pagdating naman sa mga talent, magaling din naman. Kumbaga, parang siguro nakakapos lang sa training or siguro may kailangan pa lang talaga mag-training ng husto. At saka syempre, dapat nga, ayun nga yung sabi ko nga, kailangan authentic talaga yung ipinapakita. Saka, yun, more intelligent. So, yun. So, maganda naman yung naging record natin dito sa Miss Globe kasi noong 2015, nanalo nga tayo ng title holder. Ito nga si Anne Lauren Collis, yung nakusaan siya yung nag-title holder sa Canada itong ginawa. Tapos, noong 2016 naman, si Nicole Marie Manalo. Si Nicole Marie Manalo, nakusaan naman nag-third runner-up. Tapos noong 2017 naman, si Nelda Eby na naging first runner-up. Noong 2018 ay si Michelle Gumabaw na naging top 15 naman. Noong 2018 medyo nagtaka lang ako kasi si Michelle Gumabaw ay masasabi ko isa sa mga magagaling sa Q&A portion, di ba? So medyo hindi naging effective ito kay Michelle Gumabaw. Yung nag-join siya dito sa Miss Globe, parang naging top 15 lang yung naging pwesto niya. But guys, nakita naman natin na lumaban din naman si Michelle Gumabaw. And noong 2019 naman si Lerin May Bautista na naging second runner-up. And then 2020 nga si Rowena Lucero ay naging fourth runner-up dito sa pageant. Kumbaga, kung mapapansin mo,
halos lahat na ng position nakuha na natin dito sa Miss Globe. Kumbaga, ang hinihintay na lang talaga natin yung another batch ng mananalo tayo talaga ng title holder. So, for sure, ibibigay yan ng Miss Globe sa atin. Pero ngayon, ang nakikita ko siguro, nagiging problema ay yun nga, yung pagdating sa Q&A portion, medyo doon tayo naliligwa. Hindi natin masyado plakado or kuminsan naman masyadong rehearsed kasi yung mga girls natin pagdating sa Q&A. Kumbaga, siguro sana masanay tayo na dapat authentic na lang yung kung paano tayo sumagot. Kumbaga, kung ano yung tanong, yun yung sagot. Tapos, kung ano yung opinion mo, yun yung sasabihin mo. Diba? So yun, parang feeling ko yun yung kailangan natin i-practice pagdating sa mga kandidata natin lumalaban sa mga international pageant. Kasi kung tutuusin naman, parang sa Miss Universe, sunod-sunod din yung placement natin. Pero halos hindi natin makuha yung corona kasi nga nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa Q&A. Or siguro, destiny din talaga ng girl. Dapat siguro destiny niya talaga na siya yung tanghaling bagong Miss Globe. Diba? So yun guys. So ano ba guys ang nakikita ninyong nagiging problema natin dito sa pageant ng Miss Globe at bakit hindi natin nakukuha ang corona kahit minsan yung kandidata natin ay humahataw na ng husto. So comment below guys para naman at least mapag-usapan naman natin at ma-share mo naman kung anong opinion mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yun! Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, iniimbitahan ko po kayo. Please don't forget to click like and subscribe my channel. Doon naman po sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. So, sabi ng ganon, marami tayo pinagdadaanan ngayon sa buhay. But guys, kailangan lang maging positibo tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. Kumbaga, kahit anong hirap na pinagdadaanan natin, think positive always and always keep smiling. So yon, sabi ng ganoon, walang imposible sa itaas. Diba? So yon, gusto ko lang po mag-shoutout sa mga ilang kong kaibigan sa walang sawang sumusuporta dito sa channel ko. Ang aking best friend na si Rona LB na laging nakatutok dito sa channel ko. And of course, si Kayleen yan na aking twin sister at si Mama Jem na lagi naman nakasuporta sa akin. And sa inyong lahat, maraming salamat po dahil wala po kayong sawang sa pagtutok at pagsuporta dito sa channel ko. So maraming salamat po. At God bless you all. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. So yon. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli natin talakayan. Paalam!